yan yung suot mo. Saan lupalap ka naman pupunta? Kasimbahan, Nay. Ay, kasimbahan, Mami. Mami. Kanina pala mga damit ang simba ngayon? This is Good Day, Manaoag! Ngayong araw, makakasama natin si Reverend Father Glen Gamboa, OP. Welcome, Father! Welcome, Father, thank sa pagkakasama namin. Para po sa unang katanungan, Father, bilang isang batang pare po, mahilig po ba kayong sumabay sa uso po? Uso? Anong uso ba ang pwede mong yan? Yung sa damit, sa mga... Opo, in general. Ay, in general. Yes po. Sa fashion, wala kasi akong... Wala akong ka-fashion-fashion. Sa totoo lang. Sa buko nga lang, nahihirapan na ako kung paano ayusin. Hindi ako gaanong maluho. Hindi ako gaanong material ng bagay. Sa mga, ano... Hindi rin ako masyado naglalaro ng mga games. Hindi rin masyadong... Shy type kasi ako eh. Taong bahay lang. Gano'n po kayo kalimitang gumagamit ng mga ano? Yung sa social media? Ayan, social media. Facebook. Siyempre, minsan kapag walang ano, nababagot ka, pag nasa biyahe o gano'n, nag-i-scroll ka lang ng gano'n, nakakaisang oras ka na pala. Maaari po ba kayong magkwento nung mga panahon na, or nakapag, ano, nakasabay na po ba kayo sa mga uso, ganyan? Siguro nung high school ako. High school. Pwede po ba kayong magkwento about po doon? Ako kasi batang 90s. Pinanganak ko na 89. So, kabataan ko na 90s hanggang 2000, early 2000s. Panahon namin, yung mga boys nung high school kami, talagang hip-hop. Hip-hoppers kami. Sumasayaw din ako ng konti. Nag-wear-up ng konti dati. So, dapat nasa uso ko talaga. Hip-hoppers kami. Yung mga katawan. Parang mga yung baseball na ano yung ginagamit sa mga baseball. Yung parang ano nila. Yun. Tapos, mayroon ka pang bandana dito. Panyo. Tapos yung pinaka hindi ko makalimutan, spiky yung buhok ko talaga dati. Talaga naglalagay ako ng gel. Kinagano ko yung gel. Tapos patusok talaga yung aking buhok. Kaya pag ang ano nun, pag nahulog yung butike, patay. Panahon namin yung 5110. Pag may 5110 ka na, social ka. Oo, mayamang ka nun. Kahit na itapon mo yung 5110 mong ganun, hindi masisira yun. Tapos na 3310, 3210. Alam nyo pa ba yung ano, yung gano'n? 3210 pa. O yan, 3310, 3210. Tapos snakes pa yung mga laro, Space Impact. Ayun. Yan yung mga laro namin. Pero pinaka na nabaliw ko talaga, Counter-Strike. Counter-Strike yung pinakalaro na nabaliw-baliw ako. Na halos din ako pumapasok. Tapos nakikipag ano pa kami, nakikipag tawag niyo, tournament. Ayan, tapos napapaaway ka pa, gano'n. So, pagdating sa gadget, cellphones lang, yun lang, mga 32, 33. Tapos sa games, yun ang pinakahuli kong nakinabaliwan ng game. Yun, pag fashion talaga medyo mahina ako, yun lang yung natingin kong naging... Sa palagay po ninyo, Father, okay lang po ba na makisabay tayo sa uso? Lalong-lalo na yung mga teenagers po na nanonood sa atin. Ah, okay. Alam, may kanya-kanya tayo, no? Pero siguro, para sa akin, it's okay to be aware with what is the trend right now. Maging aware ka. Ngayon, kaya aware kayo. May mga TikTok, may mga ibang games, may mga online games na kinakabaliwan. Minsan, kinakaubusan pa ng pera. You have to be aware with those things. Kasi mahirap na hindi ka maging ignorante ka sa mga bagay. Because you are in this setting. Paano ako makakapag-relate sa iba? Paano makaka-relate sa inyo if I'm not aware with those trends? Pero gusto sabihin mong, kailangan ba? We have to go with the flow? It depends. It depends kung ano yung trend. Kasi di ba, may mga trends na kailangan
dapat naman talaga ganun. Pero may mga trends na in the long run, mawawala ka. Because you are just one of the many. Parang nandun ka sa isang malaking crowd at hindi mo makikita kung nasan ka doon. Because pare-pareha na kayo. Di ba? So, kung tatayin mo sarili mo, sino ako doon sa crowd? Can I easily identify myself? Kasi baka, kakasunod mo sa mga trends na yan. Na iba na din po yung character. May iba mo yung character mo. Diba? Mas importante na kilalanin mo yung sarili mo. At kung ano ba yung mga values na dapat mo i-uphold. Kasi katulad nito, ngayon sa mga kabataan, uso na ba yung mabuntis ka ng maaga? Eh kung ganun ang trend, hindi uso na yan. Uso na yan. Eh di, lahat kayo magiging ganun. Maganda ba? Although, hindi lahat ng trends maganda. Diba? Although, in sila. Pero, maganda ba? Does it reflect your values? Kung ano yung pinaniniwalaan mo? Kung ano yung gusto ng Diyos para sa'yo? Tapos, ano ba yung mga tao na nag-set ng trend? Diba? Makikita ninyo siguro sa social media na pagiging simple, pagiging faithful, pagiging understanding. So they set the trend. Hindi sila just one among the many. Diba? In their own simple way, they set the trend. Simpleng bata pa lang, successful na sa buhay. Because hindi lang sila nag-go with the flow. But trendsetter sila. Diba? Okay. So, yun lang aking pananaw siguro. Maraming salamat po ulit, Father. Thank you, Father. Marami po aming natutunan. Yes. And yun na nga mga viewers, muli magkita-kita po tayo every third week of the month. This is Good Day Manaoag!